cheering squad na ating mga team sa ating venue. We have supporters from Echo and supporters from Blacklist International. Ganda no nakikita natin bago magsimula ang laban. Tunay na suporta mula sa dalawang koponan. Pero magsisimula na ang labanan dito sa ating game number 2. Pero teka lang, Chantel, ang naalala ko dito, medyo Delix din pala na kumuha sila ng Franco. Kasi again, Haji, pwede siya mag-bloody hand. Oo, pwede siya yung mag-flicker, tas play. Ang masakit doon, meron pa magic damage. Tas may dalawang dash pa siya. May dalawang dash, meron pang taunt, if ever. Oo, yung terrify. Oo, mag-terrify. And even for, oh my V, pwede niyang i-salag lang. Yung Bulwark. Oo, yung Bulwark shield niya pa. Sali yung usual na kontrahan before lana-lana na uso yung Franco na ng de-delay ng buff. Harang lang. Bulwark harang lang. Literal na siya ang shield ngayon ng Blacklist International kasi siya yung sasalo nung mga iron hooks na pwedeng manggaling nga dito mula sa side ng Echo. And napaka-delikado kasi pag tumatama yung mga iron hooks eh. And knowing Yawi, mataas din yung mastery niya sa hero na to. But it seems like Blacklist International, they are prepared dito sa lineup na pinili ng Echo. And ang ganda nga nung pili ng Blacklist. Sa totoo lang ha, nagagandaan ako sa kuha ng Fredrin first pick kasi willing sila na palagan yung glue. Kaya masaya yung team fight mamaya. Oo, makakaikutan agad yung mga players natin at hindi din talaga nagdadalawang isip yung mga teams natin gamitin yung resources. Nakita mo kanina, ginamit agad ni Cortezi yung retribution niya para lang din ma-slow at mapigilan yung initial rotation on the gold tail para dito sa Blacklist International. And this is very unusual dahil usually pa nakikita ni OMV na nasa top lane yung or nakatapat sa gold lane nila, yung kanilang tank automatic tumatapat din siya. Pero ang ginagawa ng Blacklist International, doon sila sa bottom lane nakafocus. Ah, so hindi ito yung usual na galaw ng Blacklist International. Nag-a-adjust din sila based sa galaw ng Echo and nakikipagsabayan sila dito. Pero meanwhile, oh my Venus is trying to use the Bulwark para nga i-block dito yung minion damage coming from the side of Echo. Pero level 4 na siya. May Numinon Blast siya dito mismo sa Turtle Fight. Magtatago lang siya sa may bandang damuhan. Meron siyang Flicker Up. Kinas na nga. Numinon Blast. Pero nga lang, natama pa rin. Retribution mapupunta kay Cortezi habang si Edward sasayaw-sayaw lang. Meron pwede airstrike coming in from Haji. Dalawang patay para sa ating mga teams. Aroy. Pero nga lang, Yawi makukuha rin Edward, yung bata na kawala para sa Blacklist International. Pero Echo, nakuha nila yung Turtle doon. Turtle kapalit ng dalawang miyembro. Mukhang lumamang pa rin ang Blacklist doon sa trade-off na yon. Nagamit dito ni Haji yung flicker niya, pero okay lang eh. Worth it eh. Ito yung sinasabi nating high mastery ni Haji among all the heroes na pwede niyang kopyahan dito. And ang nakikita natin for the early game, definitely, would be the Feathered Airstrike coming in from Sanji, yung Farsa niya. Pero mamaya naman, ang makikita natin, yung kagat. Tingin ko late game pa yun eh. Oo, late game pa talaga. Kailangan mag-counteran dito at makikita natin sa mga players natin, even on the middle lane, na magiging aggressive ang Blacklist International. Tama, poke lang din naman ang kanilang gagawin. Pero nakakatakot dito kasi yung hero na gamit ni Oheb is yung signature na hero kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Yan yung kailangan pigilan ng bagyo. M3, ito yung ginamit niya. Binansag to mismo doon kung saan sila naglaban. And hindi niya yun makukuha basta-basta kung hindi maganda yung pinakita niya eh. Sa kahabaan ng campaign ng Blacklist, Oheb never failed to shine using the hero. Lalo-lalo na yung paggamit ng Renner. Oo. Mas bumagay pa ang nickname niyang The Filipino Sniper after bagging din yung finals MVP noong M3. So grabe yung pressure both for Oheb and Echo na for Oheb, kailangan niyang patunayan kung bakit siya tinawag na Filipino Sniper. Mm-hmm. Actually, wala naman na siyang kailangan patunayan. Oo. Napatunayan niya. Pero kailangan niya maging consistent na hero ko to, dito ko nakilala, kailangan magandang performance ko. For Echo naman, nandun yung respeto. Kaya tatlong players, yun ang nila sa top lane. Teka lang, nakuha ni Oheb yung hero na usual niya ginagamit. Oo, nabigyan pansin, no? Alam nila yung threat pag nabigyan nga talaga to ng early game na maganda. Kaya naman si Sanji ay napaikot na bigla. Feathered Airstrike just trying to help Benny QT on clearing the minions coming from the top side. Pero still, Blacklist, meron sila ditong 400 gold deep. Hindi to gaanong makaka-apekto dito sa teamfight na to, pero depende kasi 5v5 yung plano ng dalawang koponan. Oh, speak of 5v5, sakto naman yung Blast si Cardi, sila makukuha doon. Merong Star, dito na Sweat Camp, ready Echo sa kanilang sagot. Echo Express nga pa talaga. As Edward is still alive, pero manitikasyon siya dito ni Sanford. Saktong torn apart memory. Echo ngayon ang umaabante against Blacklist International. Merong siya ang po kapalit. Oh my Venus, sa kanilang makukuha doon.
and Haji may iwan against three players of Echo. Mabaot para sa kanya and Echo ngayon nabaliktad ang kalaban pero napakaliit lang, pantay pa rin ang naging resulta nung time na yon. Di pa rin natin masabi kasi ang ganda ng mga trade-offs ng dalawa. Blacklist International, they secured the turtle. Nakakuha naman ang 2 kills ang Echo kaya medyo napupunta sa side nila yung lamang. Pero Oheb, siya yung nagpo-focus ngayon on clearing the minions kasi ayaw niyang mapushan siya dito sa top lane. And ang ganda nung alaga ni Yao, commendable na commendable yung pagtambay niya sa top lane para hindi tuluyang mabugbog si Benny Cutie. Oo, yanot na suporta at pagbabantay kasi yung vision pa lang malaking bagay na agad para dito kay Brody. So tingnan natin ngayon, even for Sanford and Edward, napakaganda ng matchup nila dito sa may XP lane and even on the gold, very minimal at lumamang pa nga ng mas, actually barya lang eh. Si Benny Cutie, 2-3-7-10. Si Beatrix, si Oheb, 3-7-10. So, kailangan talaga nila ng teamfight. Kailangan nila i-continuous pressure yung may gold day natin. At kitang-kita naman natin yon. Kung meron tayong heatmap na pwedeng ilabas ngayon, napaka-init na ng Dancer dito pa lang sa gold lane. Yung gold lane, nandun yung maraming markano sa heatmap natin. Kasi alam natin na laging binibisita eh. Yung dalawang gold laners natin, alagang-alaga rin ang kadika nilang mga roamers. Pero pagdating doon sa teamfight talaga, yung mga turtle takes, hindi natin malaman kung sino makakasecure. Kasi si Carl TZ tsaka si Wise, parang salitan yung nangyayari sa mga turtle. Oo, paunahan talaga. Pero merong hook para sa side ng Echo. Ang anong gusto makuha doon is going to be Wise. Pero Edward, dapating lang din. Wise is done. Having Luna Blast. Ito na yung charge na kanilang inaantay. Oheb with those shots. Sinabi natin kanina siya ang Filipino Sniper. Kaya ngayon siya nagbibigay ng damage dito against the Echo Express. Disengage para sa mga teams natin. Pero wala yung Retribution Holder ng Blacklist. Napaganda ng ginawang exchange dito for Echo kasi wala nga yung Retri Holder. Pero si Benny Cutie naman, napaganda ng pwesto. Nakaagulat na yung Blacklist. Eh, sobrang tapang na nakipagpalagan doon sa Turtle Fight. And si Carl TZ sobrang low pa dahil doon sa poke na ginagawa ni Edward. Pero andyan na nga, Electrifying Beats. Napilit niyang ipopoke. Paulit-ulit lang. Pero si Carl TZ sobrang tapang. Kinancel kagad ni Sanji yung Feathered Airstrike niya. Kaya nakakapanibago. Nakaabang pa yung sniper ni Oe pero hindi naman to tatama. Feathered Airstrike gagamitin din plus the Flicker. Turtle Fight. Turtle Dance ang mangyayari pa sa dalawang kabunan. Oo, sakto. Meron dito makakakunan ng Turtle. Tapos makakatay din si Oheb. Habang si OMB ay makukuha dito ni Sanford and the rest of Echo. Alis na muna. Ano muna blast? Hindi na umabot kasi nakuha na nga ng Echo yung kill. Pero ngayon ay magkagat na naman si Yawi. May pagkalang nasagot dito si Wise. Makukuha nila yung kill onto Yawi. Pero si Sanford ay hindi pa tapos. Split para abulin si Wise. And there goes the grab. Pero magkakaroon muna tayo ng pause. Magkakaroon muna tayo ng konting antay. Sobrang init na nangyayari, Chantel. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mga teamfights. Hindi ko na rin talaga alam, Kuya Santi. Kasi pagdating sa teamfight, akala natin yung mga players natin uuwi muna. Kasi walang buhay si Carl TZ kanina. Ang ginawa niya dumiretso doon sa may jungle area. Mm-hmm. Kailangan lang niya i-continue yung kanyang stocks. Dahil if ever naman mag-detone na welcome siya, meron pang sustain o merong healing na manggagaling. Pero ang magandang ginagawa dito ng Echo is nahanap nila kung nasaan si Oh My Venus. Lahat ng mga laban recently ng Oh My Venus, lalong-lalo na against them, sumakto dalawa yung 100% na kill participation. So gusto nilang i-limit ngayon yung movement ng Blacklist na wala si Oh My Venus doon sa mga teamfights. Kina-cutdown nila yung ugat ng problema nila mismo doon sa teamfights kasi yung Numinon Blast, ang laking threat niya na pag nagdikit-dikit kayo, kahit isa, dalawa lang mahuli ng Numinon Blast, ang laking factor na para makagalaw dito ng tuluyan yung ibang members ng Blacklist International. And nakita natin yung follow-up move ni Oheb doon. From the top side, nag-follow-up siya, binomba niya yung nahuli. Ah, yes. And ang ganda nung napunta sa kanila yung lead right after that. Pero ang ganda naman nung juggling na ginagawa ng Echo nung sa turtle fight kasi binakla ni Edward si Carl TZ. Sobrang low niya na, nakabarat siya. Pero hindi pa rin umuwi si Carl. Hindi yun enough para pauwiin siya. Kaya ang hirap basahin ng dalawang teams natin kasi yung mga tapatan, kung babalikan natin, nagtapat na sila sa S10 finals natin ng MPLPH. Nagwagi ang Blacklist International doon. Balikan din natin yung M4 Upper Bracket Finals. Nagwagi din ang Blacklist International doon. So yung Echo, dalawa yung pinanghuhugutan nilang gigil na makabawi. At saka dahil dalawa din yun, yung dalawang players din natin ngayon, ang dami nilang natutunan sa isa't isa. For Oh My Venus, maganda yung, or mataas yung kill participation. Again, for Yawi, medyo mababa siya doon sa, kung i-compare kay P. Kasi yung difference din in terms of hero na ginagamit. Si The Queen, usually ang ginagamit niya is
mga Mathilda. Yung mga gusto mo as much as possible sa teamfight ay nagsistay na buhay. Mm-hmm. For Yawi, makikita natin merong Cho, merong Kufra. So very, more on setup. So may difference in terms of how they really play. Pero ang pinakamag-matter dito is mga setup plays sa kanyang ginagawa. Pero pagkabalik natin, meron agad double kill kay Edward with a 3-1-2 KDA. And yung choice nila dito right after that, eh balik ka agad doon sa switch lane. Pero ang ganda ng kill na nakuha dito ni Sanji on the middle lane. Edward will try to push the top lane turret pero tatawid lang siya. Maaari siya dito maipit kasi andyan si Yawi ah. Oo, diretso. If ever pwedeng dumiretso dito ang Echo, speaking of pwedeng dumiretso, masastun ba si Edward? Ay, saktong immobilize. Gusto targetin pero hindi. Disengage muna para sa'yo na Echo at si Edward yung bata. Mabilis talaga makakatakas yung bata. Habang blacklist, ang ginawa nila, sira na lang ng torre dito sa may bottom lane. Ang bata talaga, pag maliit, mabilis tumakbang, hirap habulin. Oo, pagka medyo malalaki na yung mga hero, medyo mabagal na. Oo, kaya nga bulin. Saktong-sakto, katulad nung Barat, di ba? Makikita mo. Ang bagal niya pero andun naman yung hook na ginawa ni Yawi pang huli dito sa nag-iisang of the Queen. Pero may Daytona's Welcome din. Uy, umabot! So back to Daytona's Welcome. Bardizzi ang mayroong gawa noon. Pero why sa may middle lane? Papagal sa kambahay ni Very Cutie. Dalawa ang nakakuha na Echo at hindi pa tapos. Gusto mong kumuha with a Predator Airstrike. Pero ang Blacklist, mukhang sila naman ang de-defensa dito sa may middle lane. Echo secures the 1K gold lead while Edward decides to push the top lane turret. Yun yung trade na kinuha niya mula doon sa kills na na-secure ng Echo kanina. Kaya ang ganda ng palitan kasi hindi pumapayag yung isang koponan na walang kapalit lahat ng kinukuha ng kalaban. Katulad ng Blacklist, nung nakuha na sila ng kill, push si Edward sa top lane. Same death with Echo, pero ang difference nila, ang laging nag-i-initiate ng fight yung Echo. Yung Iron Hook ni Yawi, yung taga ano, yung starter. Ang layo eh! Parang dalawa pala, ang haba din nung pwedeng gawin dito ni Cortese na dito nas welcome. Nakita na natin yung dash. Pero umabot pa rin, medyo parang malamighty band ang laway dito ng barracks ni... Dumidikit. Oo, dumidikit. So tinan natin dito, we have to lord now para sa ating dalawang teams. Cortese ang nandun. Again, merong sustain ng barracks. Same goes to the hero of Wise, which is Fredrin. Ganda nung evade ni ano ni Oheb tsaka ni Oh My Venus dun sa Iron Hook. Hindi na kinailangan ng bulwark para saluhin. Pero they have the info na nandyan lang sa may bandang likod yung Echo. Pero may conceal play. Magtatago lang sila. Sino kaya bibigyan? Maring si Haji ata! Wait, natapagat din si Haji. Pero nga lang Echo. Gusto nila mag-counter player. Blacklist International. Yawi nga lang ang makukuha doon. Nagkasagot ng mga players natin. Sidestep to the back. Ang sabat dito ni The Queen. Habang pinagratatratrat. Sanji with Feather Airstrike. Diretso lang dead card. Easy with the Tones. Welcome. Makakatang sa Blacklist International. Ang ganda ng huli doon ni The Queen. Kaso nga lang may sagot. Itong si Sanford. Grab-grab lang sa pata para makasurvive. Benny Cutie with a double torn apart memory. Oh my goodness. Echo. It's a different beast coming into game 2. After noon, pwede dumiretso ang Echo dito sa may Lord. Hindi na nila pinauwi pa ang mga players ng Blacklist International. Napakagandang set of play para sa kanila. Akala natin, meron pagbawi ang Blacklist. Pero Echo, 3.1k gold lead. Samahan mo pa ng Lord take dito sa ating laro. Hindi nagbibigay ng chance yung Echo na makabawi ang Blacklist International. Tapos kumagat pa dito si Yawi. Just trying to save Sanford. And parang nagiging problema ng Blacklist International dito ay yung split-split at yung panggulo ni Sanford. Kasi every time na nahuhuli nila yung isa, nakakatakas eh. Parang hindi makakuha ng perfect opportunity yung Blacklist na tara, pitas tayong isa. Tapos makipagsabayan tayo sa teamfight. Oh, tsaka parang nangyayari dito for Echo, nilalayo talaga. Meron silang zone out. Back strategy. Talagang inilalayo nila yung mga players or ibang players dito ng Blacklist International. Blacklist International, they have the potential na mag-counterplay. But speaking of counterplay, isa mga crucial dito mag-counterplay is OMIV knowing na siya yung pinaka taga-set para sa Blacklist. Siya nga talaga yung may hawak ng bola dito kasi kailangan niya lang humuli. And the perfect na hulihin nila talaga dito during teamfights would be Sanji and Benny Cutie. Yun yung nagbibigay ng damage talaga during teamfights. Parang hindi nga nila kailangan pansinin si Sanford eh. Nabibait lang yung mga skills nila. And right now, ang nangyayari pa, hinahanap ni Edward si Sanji. Binabalik-balikan lang with the wings by wings. Flicker out para makatakas sa Fended Airstrike. Carl Teezy naman dito, maring mahuli. Ang ganda ng Luminous Blast! Parang may sakot pa rito ang Blacklist International. Hindi! Very cute na makakakuha ng kill doon. Tapos merong mga bala coming in from Ohem. Pero meron din naman. That is going to be a double kill. Sanford! Para dito sa Brody at si Ohem. Mag-flicker out. Pero nag-flicker. And then, Sanford with a kill. Ang sakit ang damage dito ni Hachi. Better than strike! Again, Echo ang labang ngayon. Hachi na dito ng buhay para sa Blacklist International. Gusto na target na meron.
double kill for the Ipong Adarna. Echo lamang and a wipe out for the team. Si Wise dito ang may chance ang dumipensa. Wala rin namang minions yung Echo kaya hindi pa nila to itutuloy. Pero now, nagtatry pa sila na mag-clear sa may ibang ibaba. Nais nilang bawasan to ng tuluyan. Pero in that clash, yung extended teamfight na nangyari na yon definitely in favor of Echo. Ang ganda na sinabi mo dito, extended teamfight, kasi kitang-kita na naman natin for Echo. Ito na yung mga moments wherein akala natin, uuwi na sila, pero hindi pa pala. Babalik pa. Ipipilit pa nila yung teamfight kahit konting-konti na lang yung kanilang mga HP bar. So Blacklist International ngayon, ang ganda sana ng mga counterplays nila, yung connection lumen ng Blast and even Oheb. Pero Echo, again, doing those express plays. The House of Highlights this time around with restrictions na baka mabawian sila ng Blacklist. Sanford, built diff sa seryeng iba ito. Talaga. Grabe yung ginagawa niya dito ng panggugulo sa backline. Isipin mo, nahihirapan po pumuesto si Oheb dahil lang doon sa presensya niya na every time na magsisplit-split siya, kailangan niya mag-back away. So, hindi nakapwesto si Oheb na, sige, bibigyan natin ng damage yan. Pre, dinidikitan lang ako dito nung glue. Sobrang lagkit, hindi tayo makalapit. Doon pa lang, sira na agad yung defensa at even the offense here of Blacklist International. Imagine, Saki, 13 minutes sa laro natin, 18-7, at ang laki ng kalamangan ng Echo. At hindi na makalapit pa dito, meron kagat. Hindi pa ginamit yung Bloody Hunt. Pero nakapuesto ang Blacklist International, magkakaroon ng contest. Ito na ang labanan ng mga junglers natin in terms of the retribution. There is the Lord Bull para sa ating mga teams, sa ating mga players. 5v4 situation, pero habol ato si Sanford sa may bandang legendary siya dadaan. Yung Lord naman ay pag-aagawa. Nandun naman yung Fairy Tear, Sekiritawan na. Kaso nga lang, sino kaya ang makakuha ng pagong? Ooh! Walang iba kundi si Wise! Nakuha ng Blacklist International habang yung Echo, kailangan muna nila umalis. There is a split-split. Kinakas sila for this backdoor place. Game number 2 will go to Echo. Part of the plan. What? Echo Express. Hindi na naman napigilan kahit tayo siya, Del. Honestly, first time na ako mismo, hindi ko napansin sa minimap. Nandun na pala si Benny. Hindi ko rin nakita to the point na lahat ng mga mata, dalawa lang ang mata ko. Pero hindi ko mahati kasi si Benny Cutie, kilala siya for that kind of play. The backdoorable play, the winnable play. Echo Express, bakit kailangan ng Lord? Bakit kailangan ng teamfight dun sa Lord? Isi-split push na lang ng bagyo. Yung bagyo walang lunas, hindi nila maharangan, hindi nila kinakaya. At yung laban na yun, game 2, man, I'm speechless. Sinong mag-aakala na kaya nilang rektahin yun? Kasi yung moment na yun na nakuha ng Blacklist International ni Lord, dapat nagsiselebrate na lahat ng agents eh. Parang, yes, atin Lord, ito na yung chance para bumawi. Pero si Benny Cutie, tahimik lang sa gilid. Ilang beses niya na itong ginawa, Chantel. Hindi na to chamba. Hindi na to yung parang meron lang moment na nagawa niya yon. Ginagawa niya to parang, he's born to do this. Man, because, okay, I'm not the analyst here. I mean, I'm analyst on the desk, but not on the stand. But look at how, when the Lord was being pushed, Sanford, he could have pushed as well, but he avoided it. He went straight to the Lord, and he didn't care about the Lord. He didn't care about the jungler. No. He just went straight to Oheb. And he doesn't care. I just want to slow down Oheb. And then because of that, everyone was focused. We got...